For our next song, let us sing Apo Kukuanak. Pagayat ang suruten, nemo matatag.
our next song, let us all sing Anyan Aragsak Ti Magunudak. Let us sing, Umay Kayo Amin. Umay Kayo Amin. Marching on Zion. Thank you.
Magandang gabi po sa ating lahat. Alam ko ang lahat po tayo ay sabik at handa na namang makinig ng mga bagong aral ngayong gabi na kahit pa ay ganito ang panahon, maulan, wala pong makakapigil sa atin. Wala pong makakapigil sa trabaho ng Panginoon. Pero bago po tayo pumunta sa pagkakataong iyon ay nais ko po kayong i-welcome sa ating panlimang gabi ng ating Evangelistic Crusade. Ganun na rin po ang mga live viewers na walang sawang sumusubaybay sa atin. Naway ang mga aral na ito ay magsilbing ilaw sa ating lahat, mabuksan ang ating mga puso at isipan sa mga aral na ito sapagkat mahalagang maintindihan po natin para mapatibay ang ating pananampalataya at maging handa sa pagdating ni Jesus. At ngayon po ay inahanyayahan ko pong tumayo ang lahat para sa ating opening song. Let's pray. Ama naming banal na nasa langit, pinupuri at pinapasalamatan ka namin ngayon at magpakailanman. O Panginoon, nandito po kami na iyong mga anak na nakaluhod sa iyong harapan upang humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Nagawa man namin ito, naisip o nasabi sa aming mga kapwa, kami ay iyong patawarin. Salamat, Panginoon, sa paggabay mo sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Panginoon, hinihingi po namin ang iyong banal na Espiritu na siyang magbubukas sa aming mga puso at kaisipan upang sa ganon maintindihan namin ang iyong mga banal na salita. Panginoon, inilalapit ko po ang iyong anak na si Brother Johnson na siyang gagamitin mong instrumento sa amin upang malaman namin ang iyong mga salita. Naway bigyan niyo po siya ng heavenly knowledge upang maipaliwanag niya ito ng maayos ang iyong mga salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ating serbisyo ngayong gabi ay ang pagpapakanta na nilid po ng ating song leader na si Sister Glass Whitehead. Nais ko rin pong i-appreciate si Brother John Paul Resurrection sa kanyang paglilid ng opening prayer. At pagkatapos po ng aking pagtayo ay mapapakinggan po natin ang mga awiting. Ang awiting ihahandog ng mga Adventist youth with the song Day of Judgment. And then after that, we will be hearing Brother Johnson Amican para sa kanyang mensahe ngayong gabi. At mga kapatid, nasa pang-apat na po tayo na seal, kaya huwag po tayong matutulog, manatili po tayong gising at nakatutok. At pagkatapos po ng kanyang mensahe ay makakatunghay pumuli tayo ng appeal song na ihahandog ng mga piling AY. At ang panghuli ay ang closing prayer na ililid po ng ating speaker. Naway ang gabing po ito ay maging masayang pagpupuri sa Panginoon. I-focus po natin ang ating puso at isipan sa pagkakinig ng mga salita ng Diyos nang magkaroon po tayo ng hope at mapatatag ang ating mga pananampalataya. Yun lang po. God bless us all. Thank you.
Salamat muli doon sa awit o nagbigay ng tanging bilang sa atin ng mga kabataan. Muli ay binabati natin lahat ng ating mga viewers, followers sa internet, Facebook, YouTube. At tayo po ay nandito sa ating ikalimang gabi na pag-aaral tungkol sa Ebanghelyo, sa aklat ng Daniel at Apokalipsis. More on aklat ng Daniel ang ating ginagamit, pero from time to time ay sumisipi ho tayo mula sa aklat ng Daniel. Ngayong gabi mga kapatid, ayan, medyo maulan ho dito sa ating mga nanonood sa live. Kanina pa yung ulan, kaya may ilan sa tayong mga regular na attendees na hindi nakabalik. At ang ating topic ngayon ay ika-apat na tatak sa aklat ng Apokalipsis. Yan. Natatandaan po ba ninyo mga kapatid yung mga una nating topic? Natatandaan po ba ninyo yung mga kahulugan? Ano yung unang tatak? Ito po ay kabayong maputi at ang nakasakay ay may hawak na pana or arrow o bow. Ano nga po ang ibig sabihin nun, mga kapatid? Pure faith at saka yung tinatawag po nating pagtatagumpay ng pangangaral sa pamagitan ng mga alagad. At pangalawang nakita sa pangitain ay kabayong mapula. Bakit? Sapagkat yung pong mga tapat na mga mananampalatay o martir ay nakaranas ng pag-uusig. Kaya mahid ng dugo ang ibig sabihin ng pula. Kung saan ay maraming mga Kristiyano ang pinapatay, pinaglalaruan sa gitna ng Coliseum, pinapakain sa leon at ang iba ay sinusunog ng buhay. At ang pangatlo kagabi ay pinag-aralan natin yung kabayong maitim. Bakit? Kasi kung ang kabayong puti ay pure, pinersecute ang mga Kristiyano, bahid ng dugo, hindi naman nagtagumpay si Satanas na lipunin ang Kristiyanismo sa pamagitan ng physical na pamamaraan, ang sumunod ay ang kanyang inatake ay spiritual, yung Biblia. Gumamit siya po ng makapangyarihang kaharian, imperyo, para ang salita ng Diyos ay ano, baguhin. Baguhin yung kautusan, palitan kung ano yung dapat palitan, at sila po ang nagpapakilala na may otoridad na baguhin kung anong nakasulat sa Biblia. Kaya yung itim ay opposite ng puti, nang ibig sabihin ay error. Yan. Error. At ngayong gabi, mga kapatid, ay pagpapatuloy po ito sa ikatlo. At ganito ang ating mababasa sa talatang 8, kapitulo 6 pa rin tayo ng Apokalipsis. Ito po ang nakasulat. At tumingin ako at narito, ang isang kabayong maputla at ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan at ang hadis ay sumusunod sa kanya. At sila'y pinagkalooban ng kapangyarihan o kapabalaan sa ika-apat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. Ayan. So, kabayong maputla, mga kapatid. Ulitin nun natin, yung nakasakay sa kabayo, siyang may control. Siya yung nagde-decide kung saan niya papuntahin yung kabayo na yan. Subalit yung kulay ng kabayo ay mayroong malalim na kahulugan. So, ang ibig po sabihin, kontrolado na nakasakay, ibig sabihin, ang kulay niya ay nasa kasalalay sa katangian ng nakasakay. Yan. Kaya nga, yung kabayong mapula,
sapagkat mayroong kaharian o imperyo na nangunguna sa panahong iyon para lipulin ang mga mananampalataya. At doon sa maitim naman, nang ibig sabihin ay error, mali, sapagkat maling sistema ang kanyang sinimulang ipatupad, yung utos ng tao ang lumaganap, mga kapatid. Ngayon ay maputla. Pag sinabing maputla, mga kapatid, ang kulay na ito ay kulay ng isang taong may malubhang karamdaman. Ito po ay ini-interpret ng ilan na kulay ng kamatayan o patay na pananampalataya. Ang sabi po dito sa talata, no, may pangalan ang nakasakay at ito po ay kamatayan. Tapos ang Hades ay sumusunod sa kanya. Yan, yung Hades or libingan ay sumusunod sa kanya. Pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa. Bakit ikaapat lang, hindi apat na bahagi, kundi ikaapat na bahagi ng lupa. Tapos pumapatay sa tabak at merong tagutom, may salot. At may binanggit din po yan na apektado yung mga ganid na hayop sa lupa. Iisa-isahin ho natin yan, mga kapatid, no? Yan, maputla, may pangalang kamatayan, Hades sumusunod sa kanya, pinagkahalooban ng kapamanaan sa ikaapat na bahagi ng lupa, tapos pumapatay sa pagitan ng tabak, pagkatapos ay tagutom at salot, at yung mga ganid sa lupa ay apektado. So ano po ang ibig sabihin nito? Yung pong kulay na yan ay kulay ng patay na pananampalataya. Dito sa chapter 1 verse 18, ang sabi po, at ang nabubuhay at ako'y namatay. At narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Sabi ho doon kanina, yung kamatayan, may pangalang kamatayan at ang Hades sumusunod sa kanya. Dito sa talata, malinaw na ang may hawak ng Hades, ang may control ng kamatayan, ay ang ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, itong ikaapat na mga ngabayo dito, sinusundin siya ng kamatayan, tapos ang sabi doon sa talata, ang Hades ay sumusunod sa kanya, ang ibig sabihin po nito ay ang resulta ito ng pag-reject sa mabuting balita ng kaligtasan doon sa maputing kabayo, ang resulta ay pananampalatayang wala ng buhay, patay na pananampalataya. Kaya ang Hades sumusunod sa kanya, resulta sa namumuno na ni-reject at hindi isinaalang-alang yung dalisay na aral na dala ng unang puting kabayo. Totally ni-reject po nila ito. Pinag-aralan natin kagabi na sila ika yung may authority. Ang katunayan na meron silang kapangyarihan na baguhin ang Biblia kasi nga naipalaganap nila yung pangingili ng Linggo na wala naman yan sa Biblia. Walang authority. No scriptural authority. Ang sabi nila, yung Sunday keeping. Pero ngayon, napakalaganap. Kaya sabi nila, yan ang patutuon na mayroon kaming kapangyarihan para gawin yan. Sa mga nanonood, kung hindi ho ninyo napanood yung unang tatlong tatak, una, pangalawa, pangatlo, I suggest na panoorin nyo yun para mas maintindihan po natin yung mga ngayon at saka yung mga susunod pa. So, sa aklat ng Apokalipsis ay malinaw na ang kamatayan at ang Hades ay wawakasan. No? Tatapusin yung Hades, yung kamatayan at Hades. Meron pong nakatala sa 20 talatang 14 ng Apokalipsis, ang sabi ho at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagat ang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Bakit sinabi riyan yung kamatayan Hades ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy? Ibig mo ito ay pahiwatig, mga kapatid, na
gustong ipaalam ng Panginoon sa atin na darating yung panahon, mawawala na yan, kamatayan na yan. Yung hadis na yan, mawawala na yan. At ang mga maliligtas ay dadalhin po doon sa walang hanggang buhay. So itong kamatayan at hadis na nakabuntot doon sa kamayong yon, no? Yung hawak naman na ni Kristo dito o doon sa talatang 1:18 ay hawak naman ni Kristo yung susi, no? Bagaman mayroong magagawang pagpapapatay ang mga taong ito at ang kanilang kalagayan sa Diyos ay patay na pananampalataya, subalit ang Panginoon ay siya pa rin ang may control ng lahat. So pantisinin po natin yung nasa verse 8, no? Na binibigyan, sabi roon ay binigyan lang siya ng kapangyarihan na maipahamak ang ika-apat na bahagi ng lupa. No? Tapos si ang ibig kong sabihin noon doon sa binasa natin, pinahintulutan lamang siya na manaig, hindi sa four corners of the earth. Kasi pag binanggit sa Biblia yung four corners of the earth or apat na sulok ng lupa ay buong mundo yon. So yung kanyang paghahari that time ay hindi lahat ng corners ng mundo ay nasakop niya, kundi doon lamang sa isang particular na lugar. Kaya ika-apat na bahagi lamang. So, itong ika-apat na mga ngabayo ay paralel po ito doon sa apat na hangin sa Apokalipsis Kapitulo 7. No? At ang apat na sulok ay nangangahulugang buong mundo. So, pinagkalooban siya na pumatay, sabi po doon sa talata, no? Tingnan natin, sabi po niyan, na pumatay sa pamamagitan ng tabak. Yan ang ipinagkaloob sa kanya. Sa Old Testament, mga kapatid, ang tabak ay nagsisimbolo ng tagutom. Sa isang banda, bagaman ginamit din ang salitang tabak na salita ng Diyos, pero sa konteksto o sa kalagayan po ng pagkakapahayag, na ito po ay nasa negatibo na pangyayari, ay nangangahulugan po ito ng salot o tagutom. Basahin natin yung Leviticus 26:21-26. Sabi rito, at kung kayo'y sasalangsang sa akin at hindi ninyo ako didinggin, ay dadalhan ko kayo ng makapito ng ang higit ng salot ayon sa inyong mga kasalanan. Ayan. 22, at susuguin ko sa inyo ang mga halimaw sa parang nang samsaman kayo ng inyong mga anak at papatayin ang inyong mga hayop at kayo'y pakakauntiin sa bilang at mangungulila ang inyong mga lakad. At kung sa mga bagay mang ito ay hindi pa kayo magbago sa akin, kundi sasalangsang kayo sa akin, at lalakad din naman ako ng laban sa iyo, at sasaktan ko kayo ng makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. At pararatingin ko sa inyo ang tabak na gaganap ng higanti ng tipan. Ayan. At kayo'y matitipon sa loob ng inyong mga bayan, at pararatingin ko ang salot sa gitna ninyo, at kayo'y mabibigay sa kamay ng kaaway. So pansinin po ninyo dyan, binanggit yung salot at tabak, parehong binanggit ito doon sa talata. Kaya ito pong tabak ay nangangahulugan pong paghihiganti ng Diyos or salot. Sa talatang 26, pagka masisira ko ang tungkod ninyong tinapay, ang 10 babae ay magluluto ng inyong tinapay sa isa lamang horno at sa inyo'y isasauli ang timbang ang inyong tinapay at kayo kakain at hindi kayo mga bubusog. So, nagpapatuloy ho yung tinatawag na crisis o tagutom at yung salot at yung tabak na binabanggit. Dito ay alam naman natin na sa Old Testament,
Hindi naman direktang namamalo ang Panginoon. Hindi naman direkta na siya mismo ang nananakit sa kanyang bayan. Kundi mayroong kapangyarihan na pinapahintulutan ng Panginoon na magapi at maghari sa kanyang bayan. So, ibig sabihin ito ay ang bayan ng Diyos ay paghaharian ng isang maling sistema, ng maling kapangyarihan na hindi sumasang-ayon sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Dito sa Ezekiel, Kapitulo 14, talatang 21, ay ganito ang ating mababasa. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, gaano pa nga kaya kung aking pasapitin ang aking apat na mahigpit na kahatulan sa Jerusalem, ang tabak at ang kagutom at ang mabangis na hayop at ang salot upang ihiwalay roon ang tao at hayop. So nakikita ho natin, kagabi ay napag-aralan na rin natin na bagaman pagkukulangin yung mga pangunahing pangangailangan sa pagkain ng mga tao sa Old Testament hanggang sa New Testament, sabi roon, baga magkakaroon ng taghirap pero hindi tuluyang mapapahangmak ang langis at ang alak. Nang ibig pong sabihin, hindi man totally namatay ang salita ng Diyos, hindi totally naiwala or naglaho, pero nakontrol po siya. Sapagkat maling kaharian ang nangyayari, kaya hindi na siya naipapangaral ng tama. Ngayon, itong binabanggit ditong tabak at tagutom ay lalo pang naging mahirap ang kalagayan ng bayan ng Diyos sapagkat lalo pong naging bawal ang pagdadala ng Biblia o pangangaral sa panahong iyan. Katulad po na nabanggit natin, mga kapatid, si Juan Bautista, palibasa siya ay nakakaalam ng Old Testament, ay wala namang New Testament sa panahon niya, kaya yung mga sulat niya ay inilalarawan niya mula sa mga termino ng Old Testament para malaman natin kung ano ang kahulugan. Kaya itong mga pagbanggit ni John doon sa Revelation ay nakikita ho natin ang mga terminong ginagamit niya ay nasa Old Testament pala. At para makita ho natin ang kahulugan ay nakikita natin na magkahawig, magkapariho halos ng minsahe. So ayon sa talata, ito ay isang uri ng paghatol sa mga tao sa mga suwail sa kautusan. No? Yung nakasakay sa kabayo ay naglalarawan ng isang seryosong sitwasyon ng bayan ng Diyos. Ano po? Yung kalagayan ng bayan ng Diyos ay naghihirap sila or tagutom ito is sa espiritual. Yung ikaapat na tatak ay mas pinalala niya yung ikatlong tatak, no? Yung matmaitim. Ayan. Error, ngayon talagang totally patay na yung pananampalatayang iyon. So, dead faith. Ang salot na binabanggit dito ay katulad din ng mga salot na nangyari sa Old Testament. Sa madaling salita, ang maputlang kabayo ay resulta ng pagtalikod sa aral ng Diyos. Kaya patay na pananampalataya ng iglesia sa panahong iyon. Pag sinabi po pong iglesia o church, ay ang namamayagpag na church ay itong church na nagsimula doon sa Roma. Ano? Mas kilala ngayon pong Roman Catholic Church. Kaya lang, nung mga panahong iyon, ay nagpasimula sila sa bilang kaharian or imperyo, mga kapatid. Subalit, doon sa imperyo na yon, alam naman natin na doon lumitaw ang isang religious power na kung papaano po na sila'y lumalarawan sa ikaapat na hayop, tapos mayroong sungay na tumubo doon na mayroong mata at mayroong bibig. So yan din po yan. Ngayon, ito pong church, no? Na namamayagpag sa panahong yan, iglesia, materially, sila ay mayaman. Supalit, spiritually, sila po ay patay. Ayan. So, 538 AD, ang iglesia, di ba? 313 hanggang 538
AD yung ikatlong tatak. Ito naman, ibig sabihin 538 AD, ang iglesia sa pangunguna ng Roma ay naging lubusang laganap dahil sa kanilang kapangyarihan. Nagpatayo po sila ng malalaking mga katedral. Subalit, hindi matbubura sa kasaysayan na sila po ay responsable sa pag-uusig, sa persecution sa mga Kristiyano. At kahit na i-search natin sa internet ay hindi ho yan pwedeng burahin sa kasaysayan. So paano nangyari? Dahil long time na yon, mga kapatid, ay nag-ikakaisa o iisa yung church and state, yung simbahan at ang gobyerno ay iisa. Ang iglesia, ginagamit yung gobyerno para sila ang mag-execute ng kamatayan. So, merong kapangyarihan no talaga yung church na yan. Meron ba tayong katunayan? Kasi baka lumabas tayo naninira. O tingnan natin. Sa church history, century 2, yan, chapter 2, section 7. Ang sabi rito, Christianity became an established religion in the Roman Empire. Yan. And took the place of paganism. Christianity, as it existed in the Dark Ages, might be termed baptized paganism. Ano ho ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Sila po ay established, subalit pinaghahakot nila yung mga doktrinang galing sa pagano. Una na, napag-aralan natin kagabi, yung Sunday, na kung uugatin natin, yan ho ay sa pamamagitan ng kanilang pagalang sa araw ng mga aral, Dies Solis, Day of the Sun. Kaya yung sun, araw, yung day, araw din, Sunday. Walang kahirap-hirap si Emperador Constantino na maipasok yan sa Kristyanismo sapagkat hindi sila ganun kaingat. Kaya nga hindi na puti eh. You know, itim na, mga kapatid. Kaya nga, sabi ng isang historian, na bautismuhan sa paganismo ang Kristiyano that time. At binanggit po riyan, Roman Empire. And sabi riyan, and took the place of paganism. Ipinasok ang mga ribulto na pag-aralan natin kagabi. Si Jude Peter, di ba? Eh, naging Saint Peter. Sabagay, pareho ng dulo, Ter. Si Venus ay naging Mary. O, yun ang hindi natin alam. Yung picture ni Mary, ang totoo nun, nagsimula yun kay Venus. Nang ipasok ng pagan sa Kristyanismo, ginawa na lang nilang Mary. Pero sa mga pagano, pagtingin nila yan, si Venus yun. Pagtingin nila kay St. Peter, si Jupiter yun. Pero sa Kristiyana, si Pedro yun, unang papa sa Roma. Ay di shoot. Shoot sa mga yung doktrinang paganismo. Kaya ang maputi ay nangangahulugang pure, pero ngayon yung purity nawala na. Kaya dead faith, mga kapatid. Yung pale horse or kabayong maputla ay nangangahulugang patay na pananampalataya. Ulitin nga natin, yung mga pitsa. Kasi kailangan ay maiakmaho natin yan sa kasaysayan. Na sabi dyan, yung unang kabayo ay 31 AD hanggang 100. Ang sumunod ay 100 hanggang 313. At 313 hanggang 538, yung black horse. At pang-apat, yung pale horse ay 538 hanggang 1798. Patay ang church sa panahong iyan. Kumbaga, patay ang pananampalatayang naghahari. Yung naghaharing kapangyarihan, which is dyan sa Roma, ang sentro ay patay na pananampalataya, mga kapatid. Sa madaling salita, ang apat na mga ngabayon na ito, kahit na tingnan po ninyo sa kasaysayan,
ay ipapakita at sasabihin po, nagsubok, mamaya ipapakita ko, nagsubok po akong mag-search. Ano, nagsubok po akong mag-search tungkol doon sa tinatawag na persecution sa panahon ng mga Kristiyano. Aba, ay napakadaming impormasyon, iisa talaga ang tinutukoy. At tama po yung mga date na yan. So, ang sabi rin yung may, yung nasa huli, yung may pananampalatayang patay, yung namamayagpag po kasi na relihiyon sa panahon yan, hanggang ngayon ay napakalaki ng impluensya. Tandaan po natin mga kapatid, kung hindi po natin aalamin yung itinuro mga doktrina niyan sa mga viewers po natin, sa mga taga-subaybay, pag hindi natin maingat na susuriin, babantayan niyan, meron niyang doktrina na taglay nitong mga liliit na mga denomination sa panahon natin ngayon. Kaya nga talagang dapat natin itong usisain mabuti para hindi po tayo maging biktima. Kasi estratehiya po ito ng kaaway. Kaya nga, yung dalisay na aral, sabi nga natin, inusig, at ngayon itong pang-apat, napatay na pananampalataya, ay naging lalong makapangyarihan dahil sa kapangyarihan pong hawak nila, yung sila po ay naging kaisa ng estado. Ano, ang iglesia at ang estado. Nagkaroon ng pagsasama, nangingialam ang simbahan sa mga lumalabag sa batas o kaya naman pag meron opo yung mga lumalabag sa batas pinapakialaman ng iglesyang iyan, mga kapatid. So, ang doktrina na ginawa ho nila ay kung ano yung, hindi naman lahat, ano? Maraming mga pangunahing aral ang Diyos na binago nila. At napag-aralan niya natin kung paano po nila pinersa ang mga Kristiyano na dyan po yung alam mong hinatulang ka na ng kamatayan, tapos magmamartsa ka, papunta roon kung saan ka papatayin. Di ba ang hirap, mga kapatid? Oh. So, ito nga po yung sinasabi ho natin, sinubukan ko pong mag-search, itinype ko lang po Christianity, kung paano po sila, kahit na yung Christian tsaka yung pagan, nag-combine. Napakarami pong lumabas eh. Oh, sa mga encyclopedia, yung pong history of the church. Yan, tinakikita po dyan yung pagkakaroon talaga ng pagsasanib ng estado at church at the same time yung pagkukumbine at pagkakaroon ng ugnayan ng Kristiyano sa pagan. Kaya nga pagan Rome kung tawagin po yan noon. At ako po ay sinubukan ko talaga sapagkat kahit kayo ay makikita ko ninyo pagan elements of Christianity, tapos relation between Christianity and Roman government, ayan, paganism and its influence on the development. Ang dami po. Christian history. So, ayan, yung tinatawag po nating na-compromise na yung pananampalataya. Yung doktrina na nangingibabaw dyan ay wala na sa ayos. Compromise ibig sabihin, nagkaroon na ng sabuatan, nagkaroon na ng paghahalo, mga kapatid. Sa panahong iyan, ang iglesia na naging mali ay pabagsak ng pabagsak. Kaya nga, ang isa sa unang hakbang na kanilang pagbagsak ay yung tinatawag pong tradisyon. Di ba binasa namin kagabi? Ano? Ang linggo ay hindi ayon sa Biblia kundi ayon sa sa doktrina Iglesia Katolika. Sila po yung gumawa niyan. Tradisyon at marami pang iba. Isa sa tradisyon na yan ay ang Sunday keeping. Kaya nga sabi ko kanina mga kapatid, kapag hindi ho natin pinag-aralan sa kasaysayan ito, ay talagang yung pong mga nakikipagdebate sa amin, patutunayan yung araw ng Linggo, ay wala pa ho akong nakitang nanalo. Hindi naman sa pagmamalaki, feeling nila panalo pero hindi ho talaga pwede na maging tama kasi
ang binasbasa ng Diyos ay yung ikapito. Para ipalit yan doon sa banal na may basbas ay mas magaling ka pa sa Diyos. Hindi kailanman nagpahintulot ang Diyos na pakialaman natin yung kanyang itinanging bagay o lalo na yung araw ng Sabat. Ano pa? Finances. Ano yung finances? Pinitin siya. No? Nakita ho natin pag Semana Santa, yung may mga tao na pinapalo ang kapinahirapan, ang kanilang sarili, wala nun sa Biblia. Tinuro nila, pinaniwala nila yung mga tao na pag pinahirapan mo sarili mo, mababawasan ang kasalanan mo. Hindi po biblical yun. Mali at hinlang katotohanan doon. Finance took the place of the grace of Christ. Mali. Na yun daw ang maging kapalit sa para mapatawad ang ating kasalanan. Sumunod. Indulgences. Yan. Si ibig sabihin ng indulhinsya. Achieving this purification. You could pay money and buy your way out of what was called purgatory. Yan na, mga kapatid, no? Sa paniniwala nila, mula raw sa purgatorio, pagka namatay isang tao, hindi naman ganun kasama, edi hindi sa impyerno, sa purgatorio. So ikaw naman, tingin mo hindi ganun kasama, edi magbayad ka. Iba panalangin yan. At maaahon mula sa purgatorio, patuntang langit, kumpormi sa halaga. Pagka mura, ay mabagal ang pag-ahon sa purgatorio. Pagka malaki, cash kaagad. Mabilis. Mabilis yung pag-alis doon sa purgatorio. Pambihira. Wala ho ganyan sa Biblia, mga kapatid. Yan ho nila, unti-unting pinasok yan. At isang purgatorio, sabi nila, ay isang lugar sa gitna ng impyerno at ng langit. Kaya ang para ikaw ay mahango, kailangan yung indulgences. No? Para maligtas ang kamag-anak mo, okay, pag-ipunan mo. May budget dapat. Ano? At yun na nga, gusto mong pabilisin, ay laki-lakihan mong bayad. Oh, nauso yan, mga kapatid. Mali, wala hong ganun sa Bible. Isa pa po dyan, yung pong paunti-unting pagbagsak, ano? Yung sandamakmak na mga ribulto na nagkalat sa ating kapanahunan, mga kapatid. No? Nagkalat, ito po ay mula sa impluensya ng paganismo. Wala naman yan dati. At ang sumunod ay church hierarchy. Anong ibig sabihin? Ang example ng church hierarchy, yung various levels of priests in the Catholic Church. Dito po din, pinaigting lalo ho nila yung pagpapalit sa araw ng Sabat. Ano? Naaproban sa Laodicean Council para lalong nagkaroon po ng visa. Yan. Yan po yung tinatawag sa history na First Sunday Law, mga kapatid at mga kaibigan. Sumunod po yung human dogmas. Ano yung ibig sabihin ng dogma? Ito po yung ibig sabihin ay pagpapalit ng utos ng tao kapalit ng salita ng Diyos. Yan. Sapagkat iniisip na meron silang power, meron silang kapangyarihan, sila ay mas mataas sa Biblia, kaya gagawa ng utos, ipapalit. Yan ang tinatawag na dogma. Pinanasan na natin yung Daniel sa unang mga talata binasa natin na ang katotohanan ay iwawaksi sa lupa. Parang nabaliwala. Subalit the question, would God's truth be trodden down forever? Talaga bang mababaliwala na ito? Iwawaksi na ito? Magpa sa walang hanggan, mga kapatid. Yan ang tanong. Mawawala ba ang katotohanan ng lubusan? So, muli bang gumawa ang Panginoon para yung namatay, nagdilim, at namatay na pananampalataya at katotohanang natabunan ay muling sumilang, mga kapatid? Sa aklat ng Judas, sa Jude 3, sabi rito, mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat,
ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Minsan ang nagbigay ang Diyos ng katotohanan o ng kanyang salita, pero hindi na siya magbibigay uli. Yung kanyang ibinigay, yan din ho mga kapatid ang ibabalik ng Panginoon. Sa papaanong paraan mga kapatid, no? Na ngayon ay ang namamayagpag na pananampalataya sa isang particular na lugar ay mali na at ang turing sa kanya ng Diyos ay patay na pananampalataya. Ano ho ang paraang gagawin ng Diyos, mga kapatid? Sa isang lugar, meron pong isang pulutong na tinatawag pong the Bible Believing Waldensians. Kaya tinawag po silang Waldensians kasi yung leader nila ay si Peter Waldo. Sila po ang nag-preserve ng Bible. No? May nakapagtabi po sila ng mga kopya ng Biblia sa kanilang pagtago sa kabundukan. Ano? Ay dala-dala po nila ang kopya. Ito po yung mga picture, sabi diyan, Hidden Waldensians Mountain Village. Yan. Ito yung kanilang pinagtataguan during Dark Ages. To be exact, mga kapatid, sa history, from 538, ayan, ang 538 AD ay dito po nagkaroon ng kaunahang papa sa Roma. Ang obispo ay binigyan ng kapangyarihan ng tatlong putong ng korona na ang ibig sabihin ay mataas sa langit, sa lupa at sa ibabaw ng lupa. So, sa panahong iyan, mula sa 538 AD mga kapatid, hanggang 1798 ay namamayagpag, nagpapalit-palit yung maraming mga papa, yung pope na nangunguna sa Iglesyang Katolika. During that time, ang mga Waldensians mga kapatid ay nandoon sa bundok. Nagtatago sila. Sila mo may dalang kopyang Biblia sapagkat ang Biblia that time ay pinasunog sa public. Kinumpis ka lahat, pinasunog. Ang may mga hawak lamang na Bible ay yung mga religious leader, ay mga leader ng Catholic doon sa kanila pong sentro. At ang hindi ho nila alam ay mayroong pulutong isang grupo na nakapag-preserve ng Bible. Dito tumayong matibay ang mga taong ito at nakapagtago sila. Sa loob ho ng bahay na bato na yan, ay meron po din silang lamisang bato. Dito, yan po sila nag-aaral ng Bible, mga kapatid. Yan yung mga ilaw na ginagamit nila. Kakuha po ito sa mga archaeologists na nakita po talaga nilang totoo na may pinagtago ang totoong lugar ang mga Waldensians. At nakita din po sa kanila pong magsusuri, ito po yung kopya ng mga sinulat na mga bahagi ng Bible. No? Kinamay lang po yung mga bahagi ng aklat sa Biblia, sinusulat po nila. Ang kanilang layunin, mga kapatid, gusto nila na yung mga bahagi man lang ng Biblia ay maipasa sa mga kabataan na nasa kapatagan. Ano? Pinadala nila ang mga anak nila sa mga universities sa Europe. No? Kasi hindi naman sila ma-detect na sila po yung mga anak ng mga nagtatago. So, pinapadala po nila, nag-i-enroll din yung mga anak ng mga Waldensians, pero meron na po silang mga kopya ng Bible na sinulat kamay lamang po nila sa papel. No? Ang mga nanay po nila nananahi ng mamahabang damit na meron pong secret packet. Doon po yan na nalagay. Pagkatapos ay iniiwan po nilang kusa sa mga lamisa, sa mga universities na kanila pong pinasapasukan. Pag nakita po na niya, uy, kopya to ng Bible. Yun namang mga nakakakita sa sobrang pananabik nila sa Bible, ay niyayakap nila. Ito yung sinasabi natin kanina na tagutom sa salita ng Diyos. Uhaw na uhaw ang mga tao nun sa salita ng Diyos. Oh. Yun yung
binasa po natin kanina. Wala silang makita. Kaya, naging matagumpay po itong ginagawa ng mga kabataan. Iniiwan nila sa mga upuan. Minsan, inaabot nila ng pasikrito sa mga kapwa nilang kabataan, mga kapatid. Kaya nga, ang gandang pag-usapan ng history po nila, mga ginigil ng mga taga-subaybay. Ngayon, habang matagal at namayagpag ang maling sistema na yan, imagine mga kapatid, 538 hanggang 1798 AD, kung inyong bibilangin ang haba ng panahon na yan ay 1,260 years. Ang daming pope na nagpapalit-palit. Sa loob ng panahon yan mga kapatid, ay meron na mga tao na nakapansin. Ayan. Meron pong ginamit ang Panginoon. Nagpasimula na ang pagkalat ng salita ng Diyos doon sa buong Europa. Hindi nila matukoy kung saan nanggaling. Kaya nga kung titingnan po natin kanina ang illustration natin, diagram natin, mula sa taas pababa. Ngayon naman, sapagkat hindi tuluyang naglaho ang katotohanan na yan, magsisimula tayo sa baba. Ibig sabihin, itong mga Waldensians na to, yung kanila pong aksyon na ginawa ay hindi na baliwala. Gumising po ito sa pailan-ilan sa mga tao. Kaya nga, dito sa kasaysayan, after ng Dark Ages, ay nakilala yung Waldensians na sila po ang nag-preserve ng Bible. Pag pinag-aralan ho natin yung history of the church, ay after Dark Ages, sila ang naitala na pinanggalingan ng mga naitagong kopya ng Biblia. Ibinalik ang salita ng Diyos na matagal na naitago. Kailan ang dulo ng Dark Ages? 1798 AD. Bakit nagawa nilang lumabas mga kapatid? Sapagkat 1798 AD, yung Pope that time ay si Pope Pius VI. Siya yung Papa. So nakita na ho ang parang sobra na. Kasi kaya Dark Ages yan at napakatindi po mga kapatid ng dinanas ng bayan ng Diyos. Lalong mas marami po ang napatay. Sabi nga hindi kasama mga bata more than 50 million ang napapatay sa panahong yan. Kaya nga kung titingnan po ninyo sa history o sa internet, kahit isearch mo ninyo, yung tinatawag pong Inquisition, yung matinding pagpapahirap at pagpapatay ay doon po nangyari yon, mga kapatid. Kaya nila ginagawa yon para mapilitang sumunod sa kanila ang mga tao. At nagtagumpay naman sila nung bandang huli, pero bandang huli, ay talagang namayagpag sila sa buong mundo. Pero noong 1798, ay sa utos ni Napoleon Bonaparte, ay hinuli ni General Berthier ng France si Pope Pius VI. Na-exile po sila siya. Tapos kinulong hanggang namatay. Nawalan po ng Pope ang iglesia niyan. Nawala ng kapangyarihan. Yan yung sinasabi po doon sa chapter 13 ng Revelation na yung hayop nagkasugat na halos mamatay. Pero ang problema, gumaling yung sugat. Kasi ngayon meron na uli sila. Pero nung mamatay po ay doon lumabas ngayon ang mga tao naparami po uli yung Biblia sa tulong ng mga Waldensians. Nilabas nila yung kopya kaya nag-copy uli, nag-print uli ng napakaraming Bible. At mula noon mga kapatid ay nakita na nila na kahit na wala na yung Pope pero makikita natin sa Reformation na pinangunahan po ng mga reformador, mga kapatid, nandyan pa rin yung church, nandyan pa rin yung iglesia niyan. Kaya nga, kung titingnan natin,
unang-una na makilala sa kasaysayan sa mga reformador, itong si John Huss. No? Si John Huss po, mga kapatid, na mula sa Czechoslovakia, isa po siyang Catholic priest. Pari po siya. Pinag-aralan niya yung Biblia at nakita niya ang kahalagahan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi sa salita ng tao. Kundi kung ano nakasulat sa Biblia ay dapat yun ang masunod. Inner po niya ito. Ipinorsigi po niya ito. Na dapat tayo maging masunurin sa Diyos kung ano ang nasa Biblia. Eh problema, ang resulta ng kanyang pagsusumikap na mataguyod, ang pagiging masunurin sa Diyos ay sinunog siya ng buhay at doon mismo sa kanyang lugar, sa Prague, sa Czechoslovakia. Ginamit ito ng Diyos para maibalik unti-unti yung ilaw. Kahit na siya ay namatay, pero meron po silang mga tao na naging follower. No? Hindi nga lang agad ganun ka dami. Kaya si John Huss, mga kapatid, after ng Waldensians, ay naitala pagka ang pag-uusapan ay kasaysayan ng sangka-Kristiyanuhan. Yan. Iniwang turo ni John Huss ay sinusunod ng maraming mga sikta ngayon. Di ba? Okay. Sumunod, mga kapatid, ay itong si Martin Luther. Yan, isang pari din. Si Martin Luther, masyado siyang naging interesado tungkol sa pananampalataya. Faith naman ang kanyang focus. Siya na pumunta siya po doon sa Rome, mismong pinuntahan niya yung lugar kung saan ay parang bagabag siya, naghahanap siya ng kapayapaan, no? Dahil may bumabagabag sa kanya. At ang malungkot ay umuwi siya sa kanyang tahanan na walang naging kasagutan. At sa kanya pong pagbalik, mga kapatid, ay nakita niya mayroong isang hagdan doon paakyat sa lugar. Ano, naisip niya na ang Panginoon ay minsan iakyat doon sa itaas kung saan para iharap kay Pilato. Eh siya naman, naisip niya, dahil sa dami niyang question, umakyat siya doon sa itaas at nagbabasa ka sakali na masagot ang kanyang mga tanong. Pero bumabaho siya na bigo. Lalong naramdaman niya na parang napaka-inutil niya. Hanggang sa muli siyang magbuklat ng Biblia, mga kapatid. At isa sa history ni Martin Luther ay ang unang-unang talatang italagang inaitalat sa kanyang kasaysayan sa kanyang buhay ay yung nabasa niya sa Roma 1:17. Romans chapter 1 verse 17, yung Tagalog. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay nanatili sa kanyang isip, mga kapatid. The just shall live by faith. So, nakikita niya yung sistema sa kanyang kapaligiran, yung tumatakbong pamamaraan, maliit talaga eh. So, nakita po din po niya yung tungkol sa salvation sa Colossians chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Na pagdugtong-dugtong niya po ito. Pati yung Acts chapter 4 verse 12. Sabi po diyan, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Naging malinaw na sa kanya, mga kapatid, na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sumali yung ginagawa ng simbahan na kinaaniban niya that time sapagkat ang kaligtasan ay kailangan mong pagtrabahuhan. Yan ho, kailangan mong bayaran para ikaw ay maligtas, yung mga indulgence na yan. So,
Naranasan niya sa mga oras na yon yung pansamantalang kapayapaan, mga kapatid, ayon sa kasaysayan ng kanyang buhay. At ang ginawa po niya ay lakas loob, buong tapang po, na kinausap niya ang mga religious leaders that time. Isinawalat niya po dito na walang takot na ang kaligtasan ay sa pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng mga induluhin siya. Pinuntahan niya po yung malaking church sa Wittenberg, mga kapatid. At ang ginawa po niya ay nagpaskil ho siya doon ng tinatawag na 95 challenges, 95 theses, para makita ng marami patunay na ang kaligtasan ay sa biyaya at mali yung mga induluhin siya. Ipinaskil niya noon doon kung ano ang nakita niyang katotohanan sa Bible. Kaya naging kilalang reformador si Martin Luther. Kaya kung titignan natin mula sa Waldensians, pumasok si John Huss, si Martin Luther. Ang paniniwala nilang iyan ay gumising sa maraming mga tao, mga kapatid. Ipinangaral na wala tayong magagawa sa ating mga sarili dahil ang kaligtasan ay sa biyaya. Ano? So, the light of truth would penetrate the darkness. Yan na po yung sinasabi. Na naputupad yung sinasabi ng kasulatan na nagsimulang muling sumilang ang liwanag mula sa pusikit na kadiliman. Kaya tinawag na dark ages ang panahon yan, mga kapatid, sapagkat halos nawala ng kapangyarihan ang salita ng Diyos. So, sabi ni Haring Solomon, mga kapatid, sa 4:18, ngunit ang landas ng matuwid ay parang maliyab na liwanag na sumisilang ng higit at higit sa sakdal na araw. Nakita po natin, mga kapatid. Eh kaya lang, kapag sa ating pinag-uusapan, no, naging madilim ang kapanahonan, kumbaga ililiteral natin, ikaw ay nanggaling sa napakadilim na lugar. Kasi kung titignan natin, sabi nga rito, just as it took 500 years for the church to go from the white horse and pure apostolic faith to the pale horse of spiritual deadness, it took time for God's faithful followers to grasp glimpses of truth, lost sight of down through the ages. So, ang ibig mong sabihin, mga kapatid, mula sa puting kabayo hanggang sa maputla, hindi naman bigla, di ba? Mahabang panahon din yan na tinatayin na sa 500 years. So yung gradual na mula sa liwanag hanggang kadiliman, mas madali yun at mas parang ano yun, kung sa ating mata, na unti-unti yung mata ng tao na natanggap. Kaya nga, ibig sabihin no, na mindset yung tao na unti-unting nakalimutan niyang katotohanan hanggang sa dumating na nang namayagpag yung mga mali. Kaya ngayon, marami pong mga tao ang hanggang ngayon hindi kaagad-agad makita yan. Kaya ang ginawa din ng Panginoon, mga kapatid, ay yung pagbangon nitong mga ito ay hindi rin binigla ng Panginoon. Gradual din siya. Una, inilabas yung Biblia, ginamit si John Huss, si Martin Luther. Unti-unti, may paisa-isa pong katotohanan o mga aral silang na-restore. Ano? Kasi kung bigla kang nasa dilim, bigla ang buksan yung ilaw, ilabas ka, masakit sa mata, di ba? Yun nga natutulog ka eh. Himbing na himbing yung pagtulog mo, buksan mo bigla ang ilaw. Di ba hindi ka makadilat, tatakip ka muna. So sa katotohanan din po, mga kapatid, ay ganun. Kaya itong mga ito ay masasabi ho natin na mga naging instrumento po sila ng Panginoon. Yun nga lang, ang kanilang mga natutuklasan ay paisa-isa. Si John Huss, obedience, si Martin Luther ay grace. So, yung pinasimula ng Waldensians na may malaking pakinabang sa mga tao noon ay hindi ho na sayang. Napakarami ang namulat sa sinabi po nila, yung motto po nila, the Bible and the Bible only is our guide. Yan po. Kung itinuro naman ni John Huss ang pagiging masunurin, tinuro naman ni Martin Luther yung biyaya. So, ang masakla po nito, mga kapatid, kung masusiyo natin pag-aralan ang buhay nila, iyong kanilang pinasimulang truth, hanggang doon na lang, hindi na sila nag-progress. Hindi na sila lumago.
si Martin Luther, si John Huss, ganun din. Yung the Bible only is truth, hindi na rin ipinagpatuloy ang pag-aaral sa Biblia. Kaya hindi nila natuklasan yung marami pang dapat natuklasin. Kaya yung mga Hussites na mga taga-sunod ni John Huss ay hindi rin naging consistent sa kanilang pagtuturo tungkol sa pagiging masunurin. Yung mga Lutheran ngayon ay ganun din, hindi na sila nanatili doon sa talagang pinaglaman ng kanilang leader. Maituturing lamang na sila ay naging tanging instrumento para unti-unting muling maibangon ang salita ng Diyos. Ang leader ng mga Waldensians na si Peter Waldo, ang leader ng mga Hussites si John Huss, at leader ng mga Lutheran si Martin Luther, mga kapatid, ay hindi po nila natuklasan yung marami pang bagay na dapat na ibalik, na sinira sa panahon noong nung kabayong maputla. Muli tumitaw ang isang tao, si John Calvin, mga kapatid. At sila po ay mula sa Geneva, Switzerland. At tinawag ang kanyang organization na Presbyterian. Si John Calvin po, mga kapatid, ay tinuro po niya yung kahalagahan ng paglago. Kailangan mag-grow tayo sa spiritual. Yun ang kanya pong focus. At itinuturo niya yung mahalaga na yan, kahalagahan ng paglago. Subalit, malungkot, sapagkat yung kanyang mga naging mga tagasunod ay hindi na rin ngayon naging consistent. Actually, yung mga turo na mga follower ni John Calvin ngayon ay hindi na mahalaga yung pagiging masunurin para sa kanila. Ngayon, meron din pong isang kilala si John Robinson, no? Ang sabi niya, "For I am very confident the Lord hath more truth and light yet to break forth out of His holy word." Ang sabi nito ni John Robinson, mga kapatid, naging pasimuno siya ng tinatawag na reform movement sa mga protestante, naniniwala siya na marami pang mga katotohanan ang dapat na matuklasan. At yun po ang tama po talaga, mga kapatid, sapagkat sumunod po sa kanila yung Anabaptist, ano, na itinuturo naman nila na hindi tama na ang bata ay binabautismuhan. Ang tamang bautismo ay lubog. Sila po ang nagpanumbalik ng tamang proseso or formula ng baptism o yung immersion. Kaya tinawag po silang mga Anabaptist na ang kanilang focus naman ay baptism. Kung yung napapansin, mga kapatid, lahat ng kanilang pinanumbalik ay kung ano yung mga hindi na sinunod at binago na mga pamamalakad sa loob ng iglesia ng kapapahan o ng Catholicism, mga kapatid. Ayan. So, sabi nga naman talaga sa tinatawag na Great Commission sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, "Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan." Na pag-aralan po talaga nila na ito ang baptism na tama. Yung ilulubog, hindi ho yung wiwisikan o kaya bubuhusan ang noo ng bata. At ang binabautismuhan ay hindi mga bata kundi yung mga taong marunong manang manampalataya. So itong apat na ito, pare-parehong may mga natuklasang aral sa Biblia, subalit, mga kapatid, ay meron silang kanya-kanyang samahan ngayon, no? Ang natuklasan po nilang mga katotohanan ay pailan-ilan lamang, at hindi po nila natuklasan ang buong mga nawalang mga aral ng Diyos, no? Hindi ho pwede na ipagmalaki ng Waldensians na silang nag-preserve ng Bible. At hindi rin po pwede na sabihin ng mga Hussites na kami ang tunay sapagkat itinuro namin yung pagiging masunurin. Hindi rin po pwede na sabihin ng mga Lutheran na kami ang nakatuklas ng biyaya, mga kapatid. Hindi rin pwede ang kininang Presbyterian na sila po ang nagturo ng tinatawag pong paglago, mga kapatid. So, meron pang isang lumitaw, si John Wesley.
Yan, itinuturo naman po niya yung kahalagahan ng pagpapakabanal. Tinatawag ko silang mga Wesleyan na ang sentro ng kanilang doktrina ay kabanalan. Mahalaga ito, ika sa loob ng iglesia. Isa sa maganda niyang turo ay ang bawat isa ay mag-aral ng salita ng Diyos para mamuhay na may kabanalan. Itunuro niya na dapat maging iba tayo sa takbo ng sanglibutan. Dapat maging Christ-like character. Naging magandang aral po ito. At marami ngayong mga Kristiyano kasi, marami mga Kristiyano sa panahong iyon na nakikita niya, hindi naman ina-apply sa buhay yung laman ng Biblia. Kaya doon naman naging focus niya. Nantalawat ang tao talaga na nagsasabing siya'y Kristiyano, dapat ay mabago ang kanyang buhay. Hanggang mga kapatid sa Lumitaw, ang isang Baptist preacher, si William Miller, ang itinuturo niya ay ang kahalagahan naman ng pagdating ng Panginoon. No? Ikalawang pagdating ng Panginoon, tinawag po ang kanyang grupo na Adventist, pero hindi Seventh Day. No? Kaya nga sa kasaysayan, si William Miller, siyang pasimuno ng mga yung Adventism. Kaya lang yung mga naninira sa Adventist, tinan mo ang Seventh Adventist, galing kay William Miller. Hindi Seventh Day Adventist, Adventist. Kasi pag sinabing Adventist, mga kapatid, nagtuturo at ang focus ay tungkol sa second coming of Christ. Sa Latin po kasi yan ay Adventum or Adventus, na ang ibig sabihin naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Kaya lahat po ng naghihintay sa pagdating ng Panginoon, naniniwala, lahat po yan Adventist. Hindi lang sila Seventh Day. Talo yun lang ang Seventh Day, di ba? Kaya nailagay ho sa hayliran na ito si William Miller na ang kanyang focus, mga kapatid, ay tungkol sa second coming of Christ. Marami ang naniwala sa kanya. Kasi mahalaga po yan, kahit na ano pong gawin po natin, mga kapatid, kahit na anong agamutihan natin, kahit anong galing, pero hindi naman po natin pinaniwalaan yung pagdating ng Panginoon, aba ay walang kwenta lahat yan. Kaya ito po ang naging sintro, mga kapatid, ng aral ni William Miller. Ano? Subalit, mga kapatid, alam naman natin kung ano ang nangyari sa kanya. Meron pa talagang sumunod kay William Miller sa kasaysayan, mga kapatid. Nakadugtong ito sa kanya, pero hindi siya ang founder. At ito po yung tinatawag na God's End Time People, Sabbath Commandments, o yung tinatawag pong mga sumusunod sa mga utos ng Diyos. So kung ating pong pag-aralan, mga kapatid, no, yung sunod-sunod na paglitaw ng mga kilalang samahan ito, may isang nakadugtong dyan si William Miller at doon po naman sa mga tagasunod niya nang galing yung mga nagtatag ng Seventh-day Adventist. Ano po? Ang advantage nitong nasa dulo na yan, yung God's End Time People, mga kapatid, hindi ho sa nangupya tayo, hindi ho sa nangupya sila ng doktrina, kundi lahat yan ay nakita at meron pong hindi natuklasan itong mga ito na natuklasan nung bayang iyan. Napansin nyo yung pagsunod sa Diyos na itinuro ni John Huss, mga kapatid? Itinuro niya na dapat sundin natin ang Diyos kung ano nasa Biblia. Hindi yung dogma ng sistema na umiiral sa kanya panahon. Natuklasan ni Martin Luther yung biyaya, hindi sa magitan ng indulihin siya. Natuklasan ni John Calvin yung paglago, spiritual, mga kapatid. Natuklasan ng Anabaptist yung tamang baptism. Natuklasan ng Wesleyan yung kabanalan, kahalagahan. At ang pangalahagangan ng pagbabalik ng ating Panginoon dapat paghandaan na ituro ni William Miller. Pero marami pong mga hindi po nila natuklasan na binago sa panahon ng Dark Ages at sa panahon ng itim na kabayo hanggang sa maputlang kabayo. Ito po yung ilipat nila yung kabanalan ng Sabado patungo sa Linggo.
hindi ho nila na ibalik yun. Yung binagong sampung utos na laganap ngayon na sa iba't ibang mga simbahan, hindi na rin nila na ibalik ngayon. Wala ho tumatalakay sa kanila eh. Pansinin ho ninyo, mga Baptist, iba-ibang malaking Protestante ron, hindi nila tinatalakay yung binagong sampung utos ng Catholic. May narinig na kayong ganon, Protestante? Wala. Tayo lang. Kasama ho yun sa binago. Nung maling sistema yun. So paano na ngayon nasasabihin nila na sila ang tunay na iglesia, gayong hindi naman nila ibinalik yun, yung pinakialaman ng maling kapangyarihang iyan, mga kapatid. So, yung Seventh-day Adventist, yan ho yung samahan na lumitaw after ni William Miller. Diyan po tayo nagpasimula, mga kapatid. Diyan ho tayo nakaanib. Kaya nga sinasabi ho natin na sa pamagitan nitong prophecy na to, nakikita ho natin malinaw. Tama yung ikalawang Pedro 1:19. Na pag pinag-aralan natin yung prophecy, para tayong may dalang ilaw. Hindi tayo matatalisod, hindi tayo maliligaw. Kitang-kita ho natin ang naglahong katotohanan kung papaano unti-unting pinatay at kung papaano unti-unting lumitaw at kung saan tayo sasama. Hindi tayo pwedeng sumama doon sa pailan-ilan lamang ang nakita na katotohanan. Doon tayo pupunta sa inabail na ibalik lahat ang doktrina, mga kapatid. Kasi tagapaghusay nga ng sira. Eh kung lumitaw ka ngayon, tutuligsain mo yung Sabat, tutuligsain mo yung sampung utos, ay hindi ho ikaw ang piniling bayan ng Diyos. Lalo mo lang dinadagdagan, lalo mo lang kinakampihan yung huwad na iglesyang yan, mga kapatid. Dapat maintindihan po natin, mga kapatid at mga taga-subaybay, kung saan tayo dapat na pumasok. Kaya nga, yung Bible, ano? Ito yung mga pagbabago, pinalitan na lang dogma. Si Kristo ay itinuring nila na ang gawain ni Kristo kaya ng mga makaharing saserdote. Yung biyaya, pinalitan nilang gawa. Yung batas ng, yung kautusan ng Diyos, ay pinalitan ng mga religious tradition. Yung Sabat, pinalitan ng Sunday. Yung immersion, yung lubog na bautismo, ginawa ng Lewisik. Yung resurrection, mga kapatid, ay nagturo sila ng immortality of the soul. Yung second coming, mga kapatid, ay nagkaroon ng tinatawag mga pag-aaral ng pakalupang kaharian. So, yan o ang dapat natin tingnan sapagkat itong aklat ng Apokalipsis na sabi ko natin, the gospel in the book of Daniel and Revelation. Kung papaanong takot ito at ayaw pag-aralan ng marami, natutuwa si Satanas dyan. Kasi hindi po nila matitrace, hindi ho natin matitrace, mga kapatid, kung tama ba ang ating iglesyang pinuntahan, tama ba ang ating niyayakap na pananampalataya, tama ba yung ating pinaglalaban, tanging dito lamang sa pitong tatak na ito, mga kapatid, natin malinaw na makikita kung nasa tama ba tayong landas, mga kapatid at mga ginigilo ng mga taga-subaybay. Ano? Itong aklat ng Apokalipsis na ayaw pag-aralan ng marami kasi nakakatakot, parang wala namang kinalaman sa kaligtasan, yan ho ang sentro ng ebanghelyo. Yung ebanghelyong nawala, yung ebanghelyong tinakpan, yung ebanghelyo na pinilit ni Satanas na itago, eh hindi ho pinahintulot ng Diyos. Gagamit siya ng tao para tuluyan na muling maipahayag yan sa buong sanglibutan. Kaya mga kapatid, ang tanong ay, yung kapahayagan ng ating Panginoon sa pamagitan ng Apokalipsis, ang tanong ay, handa pa nating tanggapin yung mga katotohanan iyan sa ating mga buhay? Pinahintulot ng Panginoon na maihayag po yan sa ating mga buhay. Napakapalad po natin sapagkat na natili tayong buhay hanggang sa ating mapakinggan ito. Kaya lagi po natin sinasabi, mga ginigil na mga kapatid, sa iglesyang ito, yung inyong pinangahawakang pananampalataya ay wag na wag natin bibitawan. Hindi po maganda na sa ating pong kinalalagyan ngayon na napakaswerte ho natin
sapagkat na ituro sa atin ng tama, ay babaliwalain natin ito. Gayahin po natin yung unang mga Kristiyano, tinanggap at hinarap nila ang kamatayan, hindi nila isinuko ang pananampalataya. Sa kabila po na nagkaroon ng kapahintulutan na maghari ang kamalian, yung falsehood sa buong mundo, ay muling tumawag ang Diyos ng samahan na magbabalik ng mga katotohanan ito. Mga kapatid, kaya nga, nais po ba natin tanggapin yung iniaalok sa atin ng Panginoon? Inaanyayahan niya tayo na manumbalik sa Kanya. Inaanyayahan tayo yung mga kapatid ng ating Panginoon na balikan po natin ang orihinal, yung pure dalisay na aral at ang tamang kaparaanan paano tayo magiging kahanap sa Kanyang harapan. Mga ginigilo ng mga kapatid, mga taga-subaybay, kahit sa ating mga viewers, kung meron po sa inyo na nasa iba't ibang mga lugar na hindi pa po kaanib ng pagsasama-samang ito at nais po ninyong magpasya, ay maaari po kayong mag-iwan ng mga comment para kayo po ay aming makaugnayan at ma-refer po namin kung saan kayo malapit. At sa atin naman, kung meron tayong mga bisita ho dito sa ating kalagitnaan na nais na magpasya, na kung sa nakaraan nating buhay ay hindi pa tayo nakakatyak at ngayon ay naslanong naging malinaw sa atin ito, handa ba tayong tanggapin ang paanyaya ng ating Panginoon? Kung meron sa ating kalagitnaan, mga kapatid, pwede po ba nating ipakita ito sa pagitan ng inyong pagtayo? Maraming salamat po, mga kapatid. Thank you very much po. Nais ko pong kayo ay ipanalangin bago natin mapakinggan ang isang appeal song. Manalangin po tayo. Panginoon, napakabuti po ninyo, Diyos, sapagkat patuloy po ninyong ibinibigay ang napakalaking pagkakataon, opportunity na maging malinaw ang mga bagay na ito sa amin. Ama, hindi namin kilala yung mga nanonood mula sa iba't ibang lugar. Subalit kayo ang nakakakilala sila, mang banal, sa kanila. Kung maaari nawa na ang ilan sa kanila ay meron pong pagpapasyang, subalit hindi makapagpasya ng lubusan, kung ano man ang nagiging balakid, Panginoon, ipahintulot po nawa, O Diyos, na mawala ang mga sagabal na yan. At dito po sa iglesyang ito, sa mga kapatid, ang mga kababayan na nakikita at nadarama nila ang inyong panawagan, Panginoon, nilalapit po namin sila sa inyo. Alisin ng tuluyan ang mga hadlang upang sila ay makapaglingkod ng lubusan sa inyo. Nadalangin ko po ang aming mga kapatid na ito. Nihaling ko po, O Diyos, na ngayon pa lamang ay ibilang na sila sa inyong pamilya. At umaasa po kami na ang pagiging tiyak sa kaligtasan ang mararanasan ng bawat isa sa amin. At manatili po kaming tapat na naghihintay sa inyong pagdating. Patawad po sa mga pagkakasala at pagkukulang na aming nagawa. Ang lahat ng ito'y aming inihiling, alang-alang pong lahat sa pangalan ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesus. Amen. Opo po muna tayo at pakinggan po natin ang isang awitin.
Hindi po abot.
Tayo tumayo sa ating pong pangwakas na panalangin. Muli sa oras na ito, dakilang Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Sa kabila po ng hindi magandang panahon, niloob pa rin po ninyo na magawa po namin ito. At alam namin na ito naging pagpapala sa mga viewers na mula sa kanilang iba't ibang mga lugar na kinaroroonan ay pinakinabangan po nila ang napakahalagang katotohanan at kaalaman. Napakahalaga sapagkat ito ang tanging daan upang mabalikan ng tama ang ebanghelyo na una niyong ipinagkatiwala sa inyong mga alagad. Panginoon, muli sa gabing ito, kami ay maghihiwa-hiwalay na taglay ang liwanag na naasimpos sa aming puso at isip ngayon. Ito rin ang maging daan upang balikan namin ang mga susunod pang paksa sa mga susunod na gabi. Bigyan kami ng mahapayapang pamamahinga sa buong magdamag na ito at ingatan ang aming mga nanonood sa mga lugar kung saan papunta pa lang sila sa mga trabaho o nagpapatuloy sa kanilang mga gawain. Ang pag-iingat po nawa ninyo ang patuloy po nilang maranasan. Ang lahat na ito ay aming hiniling sa pangalan ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesus. Amen. Bukas po ulit, mga kapatid, magkita-kita po tayo. Thank you po sa lahat ng mga sumubaybay sa atin. Thank you po at hanggang bukas po. Dahil po sa inyo, nakita nila ang liwanag. Nalaman nila ang katotohanan. Natutunan nila ang daan. Natutunan nilang magtiis. Nakilala nila si Kristo. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Maraming nanumbalik sa pananampalataya. Nalaman nila kung paano maligtas. Lumawak ang gawain ng Panginoon. Kaya nananatili ang pag-aralan natin ministry. Sa lahat ng mga naging bahagi ng pag-aralan natin ministry, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na suporta. Kami ang pag-aralan natin ministry family.